Okay, isang magandang araw naman pong muli sa ating lahat at isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Kamusta po sa inyong lahat? At syempre, kamusta po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel, lalong-lalo sa aking mga viewers. Kamusta po and God bless. At ang ibabahagi ko naman po sa inyo sa video na ito ay ang pag-terminate po ng supply ng traffic light mismo dun dito sa loob ng panel. So, syempre, bago ko pa ipagpatuloy ang video na ito, kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please subscribe our channel, DAET boy40, at pakihit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa na video na i-upload. Okay guys, ito na yung loob ng panel. Isasayos ko po muna itong mga cable na ito. Then papakita ko po sa inyo kung paano siya i-terminate. Kasi tatanggalan pa po ng insulation ito. Yan, katulad po nito. At dito po siya iti-terminate sa mga terminal po na ito. At sa paglagay po nitong mismong power line niya, ito yung supply ng traffic light panel na ito. Bali may video na rin po ako niyan. At may video na rin po ako nung pag-terminate sa mga traffic light pole na yan. Yan. May video na rin po akong na-upload niyan. Bali, ang kulang ko na lang po ay itong termination po dito sa loob nitong mga cable na ito na nanggaling mismo sa kanya-kanyang traffic light pole. O, samahan niyo po ako sa gagawin kong ito, guys. At baka sakali na may trabaho po kayo na ganito, baka sakali po na makatulong po ito sa inyo. Lagyan natin ng cable tie dito sa may bandang baba na to. Yan. Lagyan natin ng cable tie dyan para maayos yung pagkakabuhol nya. Ayan guys, nalagyan ko na siya ng dalawang cable tie. So, sa pagtatanggal naman po ng insulation nito, isa-isa lang po. Dapat pagtanggal natin ng isang insulation nito, tingnan natin kung anong number nung nasa dulo nito. Kasi ilalagay po natin siya dito. Kung mayroon po tayong marker, lagyan po natin ng marker dyan. Para sakali po na kailangan baguhin po sa ating pagka-terminate dito, dito lang po titingnan yung number. At madali na po siyang mahanap kung aling cable siya. Ngunit bago po natin putulin yung cable, kung saan man ang banda natin gustong putulin, halimbawa dito, make sure lang po natin na aabot po dito yung kanyang neutral, kasi dito po yung neutral papunta. So, gamitan po natin itong cable cutter para mas maayos natin maputol. So, ito po yung non-color coding, yung puro black na cable. May numbering naman po yan, kaya hindi tayo malilito. Ito lang po yung pagbabalat nya. Make sure lang po natin na hindi siya susugatan yung cable, kasi delikado po yan. Baka mag-short po yung line. Okay guys, finally natapos ko na yung pagtanggal ng insulation itong bawat cable.
Ngayon, ang susunod ko po na gagawin ay isa-isa po natin siyang ipipix dito upang isa-isa rin po natin iti-terminate po dito sa bawat terminal na ito. Kasi may kanya-kanyang number po yan. Pag sinabay-sabay po natin itong ipix dito, mahihirapan po tayong hanapin yung number niya kasi hindi naman po pantay-pantay yung pagkakalagay ng number. Mayroon na sa loob, mayroon na sa labas. So after mo pong may fix dito yung isa, saka mo po siya i-terminate. Kasi makikita mo po agad yung number niya. Para hindi po kayo malito, lalagyan po natin siya ng insulation. Yan. May color coding po yung insulation natin para hindi po kayo malito. Balikan po natin yan mamaya after na ma-fix ko siya. Okay guys, update ko kayo sa aking na-terminate na. So, may nalagay na akong bali apat ng cable. So, mayroon pa isang hindi pa na ako connect. Number 2 ito guys. Ang numbering po nito ay tatlo yung number 2. Yan. Kulang pa tayo ng isa. Bali dalawa na ito. So dito po yan magkakasama sa terminal na ito. Bakit mayroong tatlo na magkakasama or may bakit may dalawa magkakasama? So explain ko yan sa inyo mamaya guys para mas malinaw po sa inyo. So, i-share ko din po sa video na ito yung drawing nitong termination nitong panel at yung location niya. Ang next ko naman po na i-upload na video, abangan nyo po ito, yung pag-terminate ko po nitong traffic sensor. Ito po ay ibang termination po nito, hindi po kasama ito dyan. Dito po ang termination niyan sa tabing ito. So yan ang susunod ko po ulit na i-upload na video, kaya abangan nyo po yan. Okay, start tayo. Ayan na, okay na yung ating shrinkable tube, napit na natin siya. Tapos lagyan na lang natin siya ng lugs. So itong ating tini-terminate ay number 5 ito ha, number 5. Ito yun. So ito dito siya kasama sa naka-terminate na yung dalawa. I-crimp lang natin itong crimper na maliit. Tapos isama natin siya dito sa ilalim na ito. After nating mahigpitan, check natin kung nauubot siya. Okay guys, finally natapos ko na ang termination dito sa loob ng traffic light panel na ito. Okay, at pakita ko po sa inyo itong ating natapos na tinerminate na cable. Bali 10 cable ito na pumasok po dito sa loob ng panel na ito. Ayan. At explain ko rin po sa inyo mamaya yung mga function nito at yung numbering nitong cable na ito. Kung saan sang traffic light pole ba siya nagmula. May mga numbering po yan sa bawat lighting pole. So pakita ko po muna sa inyo yung pinagmula ng mga cable na yan ng traffic light. So dyan po yan nagmula sa mga traffic light pole na yan. Bali kanya-kanya po yan ang cable.
Yan. Okay, balik po tayo dito sa loob ng traffic light panel. Okay, explain ko po itong termination niya. Dito sa terminal number 5, bali tatlong cable po ang pumasok dyan, tatlong line ng ilaw. At dito naman sa terminal ng number 4, so tatlong cable din po yan pumasok sa kanya. Ayan. At dito sa terminal ng number 2 and number 1, tigdalawa po sila. So, ipapakita ko po sa inyo sa video na ito yung location na niya, kung bakit naging tatlo ito at naging tatlo rin yung number 4. So, at puntahan po natin yung location. Ito po yung location ng number 5. Tatlong ilaw po yung pumasok doon sa traffic light panel, tatlong cable. So, ito po yung isa. Yan, isa yung nakaharap po na yan na isa. At yung doon sa kabila na maliit, yan, isa rin po yan na nanggaling dyan. At ito pong isa na ito. Kaya naging tatlo po siya na cable. Live rod po itong ginagawa natin ito. Tatlong ilaw po yan, isang number, number 5 po yan. At yung kasama po na yan, ng nasa kabila na yan, number 4 po yan. At dito rin isa rin, number 4. At yung malaki na yon, na number 4 din yon. Kaya naging tatlo po siya. Yan. At yung nasa gitna-gitna po na yun na maliliit, yan na traffic light na yan, at yung doon sa kabila na yon, number 1 po yan. Itong isa naman, number 2. Para hindi po kayo malito sa numbering, sishare ko po sa video na ito yung drawing at numbering ng ilaw. Sa nandito po tayo ngayon sa drawing ng traffic light pole na aking ginawa. Yan. Dito po naka-indicate lahat ng numbering niya. Yan, nag-umpisa po yung number 5 dito sa kabila na ito, sa nag-iisang number 5. Papunta po yan dito sa dalawang ito sa kabila. Bali, tatlo po yung number 5 natin, kulay yellow. At yung number 4 po natin ay tatlo din, kulay pink yung kulay niya. At yung number 1 dito sa magkabilaan na ito na nasa gitna, yung kulay pink din po yan, dalawa. At dito po sa number 2, side by side, kulay pink po din ang kulay niya, dalawa din po yan. Nandito po sa drawing na ito ang lahat ng kakailanganin natin sa termination dito sa traffic light panel na ito. Nandito rin naka-indicate yung kanyang traffic light sensor. So nasa gitna po na ito. Yan. I hope na nag-guide ko po kayo. Sana po ay makatulong po sa inyo ang termination na ito at ang drawing na ito. At syempre sana po ay nagustuhan nyo po ang video na ito. Okay guys, I hope na nasundan po ninyo itong ibinahagi ko sa inyong video about po sa termination ng traffic light pole. At sana ay nasundan nyo din po dun sa drawing na isinare ko sa video na ito. Yung numbering niya at yung location niya, kung saan siya nag-umpisa. Sana po ay nag-guide ko po kayo ng maayos. Ngunit bago ko po taposin ang video na ito, syempre sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel at syempre mga bago pa lang sa akin channel, please subscribe our channel, DAET boy40, at pakihit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa na video na i-upload. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood at lalong-lalo na sa mga sumusuporta sa akin channel. God bless po sa inyong lahat. Okay guys, i-view ko lang po saglit sa inyo sa video na ito itong isang area ng traffic light na natapos ko na. At ipakita ko rin po sa inyo ang termination nitong ilaw na ito. Itong kulay green na ito, yan, may terminal po yan dyan sa loob. At green, yellow and red po ang magkakasama dyan. At ito po yung location nya. So lahat po yan na ilaw na yan ay gumagana na. May supply na po yan. Dahil itong area po na itong ipinakikita ko po sa inyo ay live road na po ito. May mga sasakyan na po dumadaan dito. Yan. Ganyan lang po yung termination itong tatlong ilaw na ito. May terminal po yun dyan sa loob. Ayan. At ayan,
mapapansin po ninyo may sasakyan ang dumadaan. So live road nga po itong area na itong ipinakikita ko po sa inyo. At nandito po ako sa loob ng bucket ng manlip, kaya na i-view ko po sa inyo ng nasa mataas na part. So ito naman po yung traffic light panel na pinanggalingan ng mga supply ng mga ilaw na ito. Ayan po yung bucket ng manlip at ito po yung manlip. So kaya nasa taas po yung video ko. Ayan, I hope na na-share ko po sa inyo sa video na ito yung isang area na natapos ko na at gumagana na lahat ng mga ilaw. Ayan. At ito naman yung green. Naka-timer po ang lahat ng mga ilaw na yan. So yan, pinalitan ko yan kasi sira yung isang kulay green. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-view ng video na ito. Hanggang sa muli po, kita-kita po tayo sa susunod ko na video. God bless po sa inyo lahat.